Thank you sa Lord kasi yun nga. Matagal na rin ako sinasabihin ni Kuya Chris at ano na. Hindi ako makauo kasi nga. Umpisa pa lang eh. Kasi nga ang iniisip ko dati, napakarami kong yun, pinagdaraanan, mga bagay na mga mabigat sa akin na ano. Pero sa mga pag-aaral, natutunan ko rin na lagi nababanggit. Siguro yun nga ang way ni Lord. Kumbaga, kung mayroon kang mga kailangan na mabago, dadaanin niya sa mga pag-aaral. Doon ko natutunan, sabi. Pero sa nababanggit na rin, hindi porke may pinagdadaanan ka, hindi ka na pwedeng kumapit kay Lord. Hindi pwede may pinagdadaanan ka, hindi ka na pwedeng tumayo sa pulpit. Dapat nga, di ba, sabi, ipagsiksikan ang sarili sa ating Panginoon at siya ang gagawa ng paraan kung paano ito lulutasin. So, dun ko natutunan yung mga bagay na gano'n. And, yun nga. Tapos yung, kiyano ko ngayon, bali, naano ka rin to eh, na parang nangyayari rin sa akin, naano. Bakit nga ba, sa tagal-tagal na nating Kristiyano, marami pa rin prayer na hindi natutupad sa bawat isa. Di ba ang matalas na nasagot? May purpose ang Lord, may mas better, may bibigay si Lord para sa atin. Pero bukod dun, ano pa nga ba yung iba na dahilan kung bakit nga hindi naibibigay ni Lord? Kahit mag-pray ka na ng, kahit maghapon ka na mag-pray, kahit lagi kang nasa gawain, kahit all, lahat ng gawain na gagawa mo na. Pero may pinagpipray ka na, hindi niya binibigay. Mga ganong ano. So, natutunan ko rin dun sa aking iyan. So, yun. Ano nga ba yung mga bagay na humahadlang sa atin kung bakit na hindi nagtutupad yung ating mga prayers kay Lord? Unang-una po, yung prayer with wrong motives. Nagpipray tayo na sa wrong motives kasi papasok dyan yung magpipray ka, hindi kasama si Lord. Yung napaka-selfish na prayer. Yung puro sa'yo na lang, puro paggabi. Kung saan yung glory ni Lord nawawala na kahit nagpray ka kay Lord na ito ganyan. Yung prayer mo para sa'yo lang. Ano bang example natin sa mga prayer? Any idea? Mga selfish prayer. Kasi sabi po sa James 4, verse 3, you ask and do not receive because you ask with the wrong motive so that you may spend it in your pleasures. Kumbaga sa sariling ano lang, pleasures lang. Karagdagan pa. Kumbaga ang prayer lang na makakarinig sa Lord is only prayer which is offered for the glory of God secures his ears and his answers. So yung nakahanda lang yung tenga ng ating Panginoon, kaya yung kanyang tugon, voice of glory. Pangalawa po, yung mga kasalanan po sa ating buhay, sin in our lives, kung saan, yun yung isang bagay na pumipigil sa atin na makalapit sa Panginoon. Even mag-pray ka, kung may kasalanan ka na inaalagaan hanggang ngayon, hindi totoo pa rin ang Panginoon ang ating panalangin. Tulad nga ng mga kwento ni Lord sa Bible, di ba? Yung mga ketong, yung mga banga, yung mga pasanin natin sa buhay. Yung kasalanan na hindi natin may ibigay kay Lord,
which is isa po yan, isa numahad lang upang matugon yung ating isang mga panalangin. Sabi nga po sa Psalm 66:18, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin itong Panginoon. Malina po ang sabi. Kung tayo po'y namumuhay sa kasalanan, kahit anong prayer mo sa Panginoon, hindi niya ito tutugunin. You will answer kahit anong prayers. Okay ba yun, Kuya, na yung pinag-aalaga ng kasalanan sa nagkakasala? Hindi po siya. Kasi yung nag-aalaga ng kasalanan, yung kasalanan na hindi mo bitaw-bitawan, na alam mong napaka hindi maganda sa paningin natin. O, nag-i-enjoy ka sa kasalanan na, kumbaga, Kristiyano ka na nga, sinasabi mo na, huwag mong galawin ito. Akin lang ito. Isa po yan sa religion ka lang sa po. Ang isa pa po ay yung unforgiving spirit. Yung hindi mo kayang magpatawad. Yung may kasama ka ng loob, o yung yun ba yun? Yung may kalitan ka, ano ba? Ganyan. Diba sabi nga po, ano, bago ka tumapit sa Panginoon, bago ka maglalay, iiwan mo muna at makipag-ayos ka sa taong nakasamahan mo ng loob. Tsaka natin ialay yung ating ngari sa ating Panginoon. Ganun din po sa prayer. Kailangan maging malikan muna. Matuto tayo magpatawad at humingi ng tawad. Isa po yun sa confession, di ba? Kung humingi ka man ng tawad sa ating Panginoon pero hindi ka marunong magpatawad, hindi ka patatawarin ng ating mga kasalanan. Yung pang-apat po, halos kapare siya nung number 3. Unwillingness to reconcile with to someone. Sa halimbawa, kapitiran. Hindi mo kayang reconcile ang kasundo. Napatawad mo, pero yung datingan, wala pa rin. Restoration, yung gano'n. Isa po yun sa mga hindi, isa rin po yun sa isang tela. Yung pang-5 po, ang isa pa po sa ano, yung with a wrong relationship sa ating mga pamilya. Isa rin po yan sa mga sagabal para dinggin ang ating Panginoon yung ating mga panalangin. Kailangan sa isang pamilya nagkakaayos tayo. Kung meron mang hindi pagkakaunawa, naayos. Ito nga rin yung isa kong sabi ko, parang para sa akin dito. Number 5 na ito. Kasi yung pamilya ko talagang napakagulo eh. Same side nyo. Siguro sabi ko, isa rin itong panawagan sa akin ni Lord na kailangan kong lutasin para malampasan ko rin yung mga parte. Kasi sa ang sabi sa 1 Peter 3:7, sino ang pwedeng bumasa? Ano ba yun? 1 Peter 3:7. Husbands, likewise, dwell with them with understanding. Ito ba po yan? Giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Yun po. So sa atin po mga lalaki, dapat po tayo yung nangunguna sa isang pamilya talaga. Kasi sa atin nga binigay yung ano, di ba? Yung mataas na authority. So dapat sa atin magsisimula yung pagkakaroon ng magandang relasyon sa isang pamilya. So yun lamang po yung aking 5 na kung bakit may mga hindi na sasagot na prayer sa atin.
Meron pa pong kalagdag. Yung prayer natin, hindi palagi relationship sa Lord. Kasi kung palagi relationship sa book ng birth, hindi na yung, hindi na agad yung birth natin. Tayo na yung birth. Kung gusto natin palagi relationship, ang tagot niya, yung sa mga prayer natin. Then, pangalawa ko yun sa akin, sa prayer na additional, nag-pray tayo, pero hindi natin inisip makasama natin kasama sa bagay hindi natin tayo nasa gabi kaya kadalasan ano ba yun? Yun nga po dapat yung yung diba sabi nga natin is a Lord of Yes. Huwag din po natin abusoy na porque sinabi na the Lord of Yes, eh puro na lang tayo aasa na yes, yes, yes. So dapat pag prayer, huwag din, kailangan din natin kasing i-check, kagaya nga nung pinag-aralan natin last Monday, check our hearts, ipag-pray natin ating sarili. Kasi dapat sa sarili talaga natin magsisimula eh. Kailangan yung puso natin, lagi natin i-check bago tayo lumapit kay Lord. Kailangan na, di ba, malinis na puso bago tayo lumapit kay Lord. So, paano siya magiging effective sa ating mga prayer? So, sa mga nabanggit ko kanina, meron lang po akong tatlo na ano. Para maging effective siya, sabi, the prayer, kailangan magdasal tayo na fervent and earnest. It must, dapat ito galing sa ating mga puso. Ano po ba yung earnest? Ang ibig sabihin po ng earnest is resulting from showing sincere and intense conviction. Kailangan yung pag nag-pray tayo talaga yung may sincere na ano, yung ito talaga gusto ko mag-pray kay Lord ito, ganyan. Na eager ka talaga na ibigay kay Lord. Tsaka yung ano kasi, yung fervent, ang ibig sabihin po ng fervent, having or showing great warmth or intensity of spirit, feeling enthusiasm. So may init ka, na pag nanalangin ka kay Lord, yung parang si Ate Erin, pag, di ba, pag lagi niya sinishare, pag nag-pray siya, ah, Lord, ganito, ganyan. Ganyan ko. For your own glory, di ba? Yung ganun pong klase na, yung kainitan mo, at yung eagerness mo na pag-pray kay Lord, na yung gusto mong hilingin sa Kanya. So, yung perfect idea na din sa mabaas ba na yung ikilig sa sasama-samang judge binalik-balikan niya eh hanggang ibinigay ng masamang judge. So, ang lesson doon ang sabi nga ng Lord, kung yung masamang judge ay binigay sa iyo yung kahilingan mo, ako pa kaya ng mabuting Diyos. Ganun din perfect. Kumbaga hindi po kay hindi natugod, hindi mo na ipinag-pray. Mga patuloy na. Pwede na may example dito kaya yung kaya mo. Kay Jacob. Nakipagbunog siya. Hindi niya talaga yun. Sabi niya, bibless mo ako. Ganito na yun. Pwede example yun. Kay Jacob. Yung talagang pipilitan mo kay Lord. Itong gusto ko, Lord. Ganito. Pero glory pa rin naman ni Lord ang ano. And then, dun po yung perfect. Pangalawa po yung we must pray na with the working of the Holy Spirit. So, kasi pag hindi sa Holy Spirit, iba po kasi yung prayer na iba. Pag the Holy Spirit kasi talagang alam mo, dun pa rin yung mga para kay Lord, benefits ka for you and for Lord. Yung glory pa rin ang ginawawala. Kasi Spirit, ng Holy Spirit kasi, di ba, siya yung tumutulong sa atin, yung ano man yung kahinaan natin. Ng Holy Spirit, yung siya nga yung nagturo sa atin kung paano mag-pray, di ba? Kasi wala naman talaga sa atin marunong mag-pray eh. Kung hindi dahil sa Holy Spirit, hindi naman tayo matutulong mag-pray. And sabi nga, the Spirit Himself intercedes for us with
groaning is too deep for words. Sa question, sabi rin sa Jude 20, isang chapter lang naman yun eh. Jude 20, sabi doon, pray with the Holy Spirit. Kailangan manalangin tayo na kasama natin ng Holy Spirit. Tapos yung huli, yung lagi natin na pag-aralan yung sa we must pray offered by a righteous man. Yung sa James 5:16. Because that is ang pagiging righteous man po, yung ano, a man who is made righteous through faith in Jesus Christ. Sin, wala naman po dibang righteous sa ating kahit isa. So magiging righteous tayo with the faith in the Lord Jesus Christ. Dun po yung papasok kung paano ma-answer yung ating mga prayer. Karagdagan po. Yung publikano, di ba? Sa temple, ang Lord mismo nagkwento. Maganda yung attitude ng publikano. Pareho silang sinful, pero yung publikano kasi maganda yung attitude niya. Inaamin niya yung kasalanan niya. Na hiyang-hiya pa nga siya sa Lord. Which is kabaliktaran ng attitude naman ng ano, ng Pharisee. Mayapang siya. Hindi naman siya naroon para luwalhatian ng Panginoon, kundi i-glorify yung sarili niya. You know, yung pride, yung self-righteousness. So, kung ganung klaseng attitude ang pag-usapan natin, dun sa kwento ng Lord mismo, hindi niya nakuha yung gusto niya makuha. Kung may nakuha man siya, yung papuri niya sa sarili niya. Pero, from God himself, wala. Pero yung publikano, dahil may tamang attitude, di ba? Sabi dun, sabi ng Lord mismo, nakuha niya yung nararapat sa kanya. So, katulad ng Pharisee, kahit maghapon, maglamag siyang mag-pray ng ganung klase ng attitude, nagsayang lang siya ng ano ng panahon. Doon papasok yung prayer na sincere. Sinasabi. Pero kung yung prayer, ang prayer niya mismo, siya yung lahat naman tayo. Kung ang prayer ay yung ipabago yung attitude, makakarating. Kasi minsan, di ba, meron tayo na pagiging nakagis na naugali natin na hindi natin napapansin na hindi pala. Hindi natin alam na ang attitude natin pangit sa mata ng Panginoon, akala mo na. Kasi nasanay ka na, ganun ka eh. So, paano mo mapapag-pray kaya? Yung kasing, yung Bible kasi, di ba, napag-aralan natin sa ano, sa overview ng Bible itself. Ang Bible primarily, spiritual book siya. Secondarily, historical book kasi lahat na nakasulat sa Biblia, totoong nangyari sa history. At the same time, makikita naman natin sa Bible na ang isa sa binabago talaga ng Biblia, ng Word of God, yung pagkatao natin eh. Diba, chini-chip off niya isa-isa. Tinatapis isa-isa yung mga magagaspang na ugali natin. You know, kung meron man tayong attitude, nakagisnan na hindi natin namamalayan, mali pala kasi nga nakagisnan siya, nakasanayan. I do believe, kapag nagbasa tayo ng Biblia, ipapakita ng Lord yun. Kasi nga salamin siya eh. Diba? Halimbawa, yung salitang magaspang, yung mapanungayaw na pagsasalita o yung pagsasalitang nakapagpababa ng dangal ng kapwa natin, na, cover ng Biblia yun eh. Diba?
yung coarse jesting, sabi nga ni Pablo, yung pagbibiro ang nakakasakit, saka yung mga pagbibiroan na hindi nakaka-glorify sa Panginoon. Nasa Biblia rin yun eh. Walang hindi covered kasi ng Bible eh. Yung takbo ng isip nga, nasa Biblia eh. Yun naman ang puso, nasa Biblia din. yung dila itself, dapat daw, it must be always seasoned with salt. Kailangan daw, pag nasilta tayo, punong-puno ng grace sa mga nakikinig, di ba? So kung attitude ng pag-usapan natin, covered talaga ng Biblia yan. Ngayon, kung merong Kristiyano, kung sakaling mang merong Kristiyano, sa tagal na niyang Kristiyano, yung attitude niya many years ago, hanggang ngayon yun pa rin, may problema yung tao. It's not really following the Word of God. Or, hindi siya masyadong nalilid ng tama. Kung sino man yung mga tao around the person. Maaring hindi ina-address or what. But, then again, hindi natin pwede ikatwiran na wala kasi nag-guide sa atin. Because we have the Holy Spirit. Wala pa rin gusto. Wala pa rin gusto. Okay, hindi tinitignan kasi sa Kristiyano attitude eh. Hindi na lang yung dami ng nalalaman. Kasi maraming alam eh. Meron ng kulto naman, mas marami pang alam sa atin eh. You know? So nagkakatalo talaga yung klase ng pamumuhay meron, hindi yung dami ng nalalaman sa Biblia. It will always boil down what kind of life you have now, ngayong sinasabi mo Kristiyano ka. Kaya hindi ba sinabi ng Panginoon, mag-iingat daw tayo sa mga lumalabas sa ating bibig kasi pagsusulit natin yan sa unang panahon. Look at that. Lumalabas pa lang sa bibig yan, ha? Yung ginagawa ng kamay natin kung nakakasakit tayo. Siyempre, binibilang din ng Lord yan. You know, so maganda kung marami tayong nalalaman sa Biblia, pero lakipan natin ang magandang attitude. Ang magandang asal, sabi nga nila. Maka-Diyos na asal. Minsan nasa prayer ko yun eh. Kasi di ba ina-aim na natin na 2018, sisimulan natin, ngayon pa lamang sinisimulan natin yung stretching saka strengthening ng tent ng simbahan. Ang isa sa laging kasama sa prayer ko, anong klaseng tao kaya ang dadatnan ng mga bagong kaluluwa sa loob ng simbahan? Kasi I do believe kung pag-aaral din lang, ang dami na nating alam eh. Dami na mga kapatid. Binibilang ko yun, hindi ko na mabilang. No? Kung kalaliman din lamang, paramihan ang nalalaman. Hindi tayo mauubusan eh. Kaya ang prayer ko talaga, Lord, anong klaseng attitude? Anong klaseng mga Kristiyano ang dadatnan ng mga bagong kaluluwa na papaalagaan mo sa amin? And that matters most. That matters most. Pwede ko din sabi na. Yung tanong kanya ni, para sa akin na yung prayer at yung status ng karakter mo o ng personality mo, dapat magkahiwala yan. Para sa akin. Kasi pagka hinalo mo yung karakter mo, yung present karakter mo, at yahalo mo sa prayer, ang question na yun dyan is, sa akin na rito, who is worthy to pray? Wala tayong karapatan na padalangin kung ihalo mo yung karakter. Diba? Kasi maaaring isa napakalaki na kasalanan niya, yung isa maaaring nagsisinwali ng konti, white lies. But in the presence of God, lahat yan makasalanan tayo. Ang sabi ng Biblia, we are all sinners. So kung ilalapat mo yung karakter mo sa prayer, you don't deserve to pray. Wala tayong karapatan mag-pray. Kaya dapat inihiwalay natin. Ang karakter kasi, binibin ng Lord individually. Ang prayer, it is your communication. Ano man yung status mo, ano man yung ginagawa mo, you have the right to communicate with God. In fact, yun ang gusto ng Panginoon. The more na nalulog mo ka, the more dapat nagpipray ka. Yun ang pinakan doon. Kaya pag sinabi natin na ibang karakter na doon, kwesta, nagpipray ka, napapakinggan pa ng Panginoon yan, of course, napakinggan ng Lord yan. Lahat ng panalangin. Pagsabi niya, kahit yung panalangin masama, pinagpi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 pinagp
hawak, responsibility. Yun yung ating talaga dapat nilawawala yan. Then yung character, ihiwalay natin, God is dealing individual. Pinabago tayo ng Lord dun eh, from glory to glory na sabi ng ating Panginoon. So hindi dapat maging hindrance o maghinder sa atin. Naman na lang, because of our status. Sabi nga ni Kuya kanina, Bede, kanina,
Nahihiya siya kasi hindi siya worthy. Sinong worthy ito ngayon dyan? Kung ang isipin mo, isang kasalanan mo, kanyang yung makasalanan. But God gave us opportunity by His grace na tumayo. Nangangulugan, yung pag-share mo ng word of God, hindi nakarelate yan doon sa karakter mo. It is our call, sabi ng ating Panginoon, to share the gospel. Ano man ang status mo, share the gospel sapagkat yun ang ibinigay ko ng mga Dito ko lang sa tayo, paano kasi sa tayo kanina yung magandang bakit sa tagal natin Kristiyano mo. Ang totoo nga kasi wala namang mundo sa nasa Panginoon. Nagiging no lang sa yan kung yung prayer natin, kung doon lang tayo nakapokus sa prayer natin. Kasi sa pantala nga yung prayer nga natin, imbis na hingi ka ng ganon, tapos bibigyan ka ng mas malaki, yun lang natin napapansin. Nagagiging no sa atin dahil nga yung specific lang talaga yung prayer natin yung tayo nakapokus. Samantala yung blessing na nagagampanan na natin, yung ini-enjoy na natin, hindi natin napapansin yun. Kaya nagagiging no dahil sa atin din. Samantala yung Panginoon, wala naman no talaga eh. Sinasagot niya in other way. At least hindi no ang sagot ng Panginoon. So, meron pa rin talagang kasagutan. Kasi nga hindi ka tayo marunong mag-pray talaga eh. Kasi hindi naka-align eh. Kaya sinabi natin, hindi tayo marunong mag-prayer. Kasi hindi naka-align yung prayer natin doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nagiging no. Dahil napapokus lang tayo doon sa isang, yung ano natin talagang motive natin, yung gusto natin. Samantala mas maganda pa yung binibigay ng Panginoon. Yun ang gawin natin ang Panginoon. There is no kung ang katulad yung sinabi ni Boy, yung hindi mo nang mod, kanyari, isang mod na ako, sabi pa yun, pero hindi pa kay King of the Book. Yung mga bagay na gabi na. Pre, ng righteous. Para sa akin, kung panalangin natin maaari, hindi pa kayo kung ito pa pa. Pinawa tayong kasalanan. Walang bago tayo, tingin sa kanya, tingin muna tayo ng tawad. Para makarating yung panalangin ko sa kanya. Kaya sinabi lang sa dyan, hindi mo pagingan ng Diyos ang panalangin ng mga makasalanan. Kaya kailangan, bago tayo hindi sa kanya, hindi mo na tayo ng tawad. Yun yung sinabi kanina ni David, di ba? If I keep seeing my heart, God will not listen to my prayers. Kaya unang hakbang sa prayer talaga, confession. Confession. Adoration, confession. So. Saka isa rin yung pagkakulit kung bakit hindi po din natin pangyayari natin. Minsan po kasi nagpipray tayo pero hindi natin kinakalagyan ng gawa. Hindi natin kinagawa yung responsibility natin para magpipray. Kunyari nagpipray tayo na magkaroon tayo ng bahay. Pero hindi mo naman na yung mga pag-ipon din natin sa pinitan para magkaroon tayo ng bahay. Maraming ganun. Opo. Wishful thinking. Minsan hindi naman prayer yung ginagawa lang, wishful thinking lang eh. No? Yung bang, sana magkaroon ako ng bahay lupa after 2 years, Lord. You know? Pero, you know, sabi nga ni ano, you're not doing enough. No? Kaya nga eh. No? Saka yung sinasabi ni Kuya Dennis, kala ko, yung sa kala mo no, kunyari, yung halimbawa din yung binigay ka ng salary increase, tapos hindi binigay sa'yo, kala mo no, ang sagot sa'yo ng prayer mo lagi, kahit nagsisipag ka, pero hindi mo napapansin, kasi sa mga pamilya mo, mahalo sa buhay, hindi nagkakasakit. Hindi ka nagkakaroon ng ano na pagkakagastos sa mga. Yun ang hindi natin nakikita. So, kala natin no, kasi tayo may ikasa. Pero, hindi mo nakikita yung pamilya mo naman eh, alaga ng Panginoon, hindi nagkakasakit. Hindi ka nagkakaroon ng problema about siya naman. Hindi mo lang, ang nangyayari yung maliit natin minahan, hindi mo lang na-handle ng tao. Parang yung ganun niya sa prayer, hindi mo pinagtatrabaho ba, paano ka bibigyan ng mas malaki sa nangyayari yun? Kung yung maliit, hindi mo kaya.
Kaya nga po, di ba, pag kailangan pag nag-pray talaga tayo, pinanalangin, check ourselves always. Check natin, ano ba talaga, Lord? Tanong natin kay Lord, Lord, ano ba yung mga dapat gawin? I-condition natin yung ating sarili. Kaya nga dapat inuugali po talaga natin yung magkaroon ng isang prayer na sa silent time natin na kausapin natin ng Lord ng tagal. Para na-bless nga ako kay Kuya Alex ng Friday. Ginising niya kaming lahat ng madaling araw para manalangin lamang po. Naano rin sa akin na kailangan talaga magkaroon tayo ng time. Yung pinakausap talaga natin si Lord na hindi lamang yung prayer natin na kung ano lang yung lagi natin pinagpipray na parang bubbling na lang ba? Alam niyo na yun ba? Yun at yun na lang. Magkaroon tayo ng prayer na parang kinakausap natin si Lord. Yung one-on-one, parang ikipag-usap sa akin. Opo. Yung ano, as in silent time, yung parang nakipag-usap sa ama mo. Ganito, ganyan. Kwento mo na. Karoon. Nasubukan ko yan isang beses lang na amin ko. Yung madaling araw. Maganda siya. Magpag-pray ng matagal. Kasi hindi ko na nagawa kasi bawa namin. Tapos natatapos tayo ang oras na. Hindi ko na naulit. Isa pa rin yung pinag-pray ko kay Lord na nawa magampanan ko yung ganun. Yung ganun bagay. Wala mo lang. Question po sa lahat. Kaya natin masasabi na yung ating prayers out of proportion. Kung natin pag-usapin yung pangkalanan, we are righteous, dahil sabi tayo mga Kristiyano. Paano natin masasabi na out of proportion na yung prayers? Paano natin nalalaman na? Kasi normally, nilalagin natin na pag-usapin ka, it should be will of the Lord. Yung will natin Panginoon. Wala namang question. Ang question kasi that is, kailang malalaman ngayon na hindi na proportion yung pinipray mo. Baka lumalagpas ka nandun sa will ng ating Panginoon. Paano natin mag-check ang ganun bagay? May maraming example dyan. Sorry, Ken. Sabi po siguro pag yung ano kayo mo pray ka na ang katulad ng tanong sa'yo, pag may doubt ka, hindi ka ano na yan, sobra-sobra yung hiniin sa Panginoon. Kaya ka nag-doubt. Pero kung yung pinag-pray mo na ayaw naman sa Panginoon, hindi ka mag-doubt eh. Laging yung faith mo nandiyan. Siguro yun sa akin. Minsan kasi pag madalas tayo mag-pray, di ba minsan parang yung prayer mo. Hindi mo talaga ito kaya mag-pray. Especially pag mahabang prayer na eh, pagdanguli, parang yung isip mo naglalaro na eh. Naglalakbay na. Parang hindi na nanggagaling sa heart, hindi sa puso. Alam niya. Kasi ang sabihin na, yung talagang gan sa puso mo, sabihin yung talagang desire ng puso mo na pinag-pray. Halimbawa, magbigay ako ng example. Halimbawa, pinag-pray mo, nagtatrabaho ka, Lord, sa loob ng isang taon, magkakaroon ako ng bahay, lupa, at sa sarili sa care. It is out of proportion or still within the boundary ng ating Panginoon? Yun ang gusto kong malaman. Kasi minsan kasi, sinasabi natin kapatid, out of proportion yan. Ang question dun, paano natin malaman, it is out of proportion. Yung bang, magkaroon ako ng bahay, lupa, at po, sa next year, it is out of proportion o hindi. Paano natin mag-check yung ganun bahay? Hindi yung nag-iisip pa na, kumbaga saan, paano lang iniisip mo? Ayun, talagang wala, yun, out of proportion. Yung desire ng puso mo, inilalapit mo sa Lord. Ngayon, question is, ito pa yung gusto ng Lord, o proportion ba ito, o hindi na ako tumatama doon sa pakagusto ng Lord sa atin. Yung hindi ka nang tatrabaho, pinag-pray mo yun. Yun na, yung talaga sinabi na dapat may kalakit na ginagawan mo nang nagtatrabaho ka habang ginagawa ng pinagsisipan sa trabaho, ginag-iipon ka, nag-iipin ka para makamta mo yun. Hindi ilalabas. Pero kung out ka, yung pang nag-pray ka lang, basta lang ganun ka pa rin ang pamumuhay mo. Parang happy go lucky ka pa rin, pera, hindi ka nag-iipon. Pero pray ka nung pray na magkaroon ka ng lupa at bahay o kotse. Pero yung ginagawa mo naman, hindi naka-align dun sa mga hinihingi mo sa Panginoon. Kasi yung ginagawa mo, hindi ka nag-iipon, hindi ka nag-ano. Eh kung nagsisipag sa trabaho? Pag nagsisipag ka sa trabaho at nakakalimtaan mo ang gawain,
sa sobrang pagsisipag mo, out of the ano pa rin yun. Hindi balance. Hindi balance. Nagsisipag ka eh, hindi ka na nagsisimba. Hindi ka na... Sa Christian ko, mag-uormi ng Christian, kuha lang. Sarang, gusto na siya. Pag sinabi, pag sinabi kong nagsisimba, ay hindi naman nagtatayt. Ay, wala talaga. Ako na yung niwala ko na walang out-of-propose sa faith. Kasi, your faith, ano eh, parang yung faith mo ang siyang mag-justify kung ano yung, paano ka tatanggap sa Lord. So, kung ang hinihiling ko ganitong bagay, at kung titingnan mo, sa akin, na sa akin, kasi maraming beses na patunayan ng Lord na mas, kumbaga wala dun sa level ng sweldo ni Bernard noon, ang hiniling ko sa Lord, na ibinigay ng Lord. Kaya, it depends sa faith talaga ng tao. At saka kung yun na, sa faith lang talaga siya. At saka pagka nag-pray ka, always begin na Holy Spirit, how can you pray? Holy Spirit, help me pray. Pero yung mga hinihiling, walang imposible sa Panginoon kasi didi-declare nga natin, walang imposible sa Panginoon. Eh kung yung wala akong trabaho at humihingi ako ng bahay at lupa, imposible ba sa Panginoon? Hindi imposible. So, katulad ng tinuro ni Bernard, hindi ko titingnan yung perspective sa pamamagitan ng aking mga mata, kundi dun sa sinasabi ng Bible. Na kayang ibigay ng Lord, kayang gawin ng Lord ko, walang imposible. Makakamtan ko. So, para sa akin, hingin ko lahat ng gusto kong hingin pag binigay ng Lord, edi, hindi pag binigay, at alam ko, ibibigay ng Lord. Kahit wala kang trabaho? Opo, kaya. Wala akong trabaho dati, di ba? Pero, lahat ng hindi. Depende siguro ang isang motivo rin talaga ng mga hindi. Kung gusto niyo magkabayad, magkaroon ng sasakyan, kahit wala siyang trabaho. Pero nakita, ang tinitingnan kasi ng Panginoon pag ipipray ka yung puso mo eh. Kung anong laman ng puso mo, nakita ng Lord kung bakit niya gusto magkaroon ng sasakyan, gusto niya gamitin sa transport. Yung bahay, gusto niya magtayo din ng magkakaroon siya ng Bible study sa loob ng bahay, pwede hindi bibigay ng Lord. Depende pa rin sa motive. Pero kung ang gusto niya magkaroon ng magsasakyan para ipagyabang sa mga kakilala niya, yung bahay niya, para control niya, i-post niya ng Facebook. Kaya pinag-usapan naman natin mga Kristiyano. Right motives. Right motives. Right motives. Desire ng puso. Kaya walang sobra. Yung sakyan namin, halimbawa na lang, ang binayaran lang doon, magkano? Yung sa insurance lang, di ba, Dad? Wala kami yung binayaran doon, kahit 5 yun lang sa insurance. Kasi ang motive namin, magamit siya sa transport. Tapos, nung pinagpa-pray namin noon dati na magkaroon kami ng business sa Pilipinas. Tapos, sa National Guard kami noon dati, magkano ang sahod ko noon, kasi ba yun. Pero yung hindi mo inaasahan, saan ang gagaling yung pera? Nakapagpagawa kami ng apartment, tapos, pero hindi pa siya tapos. Ang plano namin nung una, na yung sa rooftop, yun ang gagawin namin, church. So, nawa itong 2018, matuloy na siya. Matatapos na. So, nag-boil down pa rin siya sa right motive. Sa right motive. Kasi lalis patok doon sa chapter 4 nung James. Mm-hmm. At saka yung sabi, di ba, huwag kang parang alon, na pagka ito hiniling mo, ay parang hindi tayo isigay ng Lord. Huwag mo kasing tingnan doon sa kung anong status mo eh. Kung anong status ng Lord. Kasi siya, fix siya eh. Ganun siya. Mapagpala siya. Makapangyayon siya. Kaya niyang ibinis. Yung kasi manalig eh. Kasi kung iniisip mo, wala akong trabaho ngayon. Kung may sakit pa, kung papalo mo, may mga anak pa, kung ito na. Madami mo kasi may yung right motive nga yung baka katulad ng pag-usapan natin ang huwag sinama. Pag-question doon, next question ba, hindi ba pwede ka nabukasan, hindi ka ng Panginoon sa boundary ng position? Posible yun o hindi? Posible, right? At sa panimagitan ng boundary ng position mo, you can buy house and lot next year. At nakasama na yan, no? Kaya ang sabi ko, right motives eh. Kaya ang tinatawag na, ano ba yung out of proportion? Kasi pagka binigyan natin ng out of proportion, yung pinag-i-pray natin sa Pilipinas, di ba? Na dinideclare natin na year 2018 magbo-boom yung economy ng Pilipinas.
kung titignan mo yung sitwasyon sa Pilipinas, sabay, hindi naman parang totoo. Parang baka malabo. So, pero dapat walang doubt ang sinabi doon. Kaya, kung sisinit ko lang, may dagdag ko lang ng konti. Kaya kasi nakakaroon kasi ng kaisipan ng law. Because lagi natin sinasabi, when you pray something, pusundigan definition. Kasi pag hindi mo nakuha yun, ay no, pasabot ang ating Panginoon. Bakit? Ikaw kasi nabigyan ng definition eh. Panginoon, gusto ko ng ganito bahay-bahay. Hindi mo nakita na binibigyan ka ng ibang bahay. Ito yung pinapangarap mo, ay no sa Panginoon. Bakit naging no? Because ikaw gumawa ng gusto mong sagot ng ating Panginoon. Hindi na bilong sa atin yan eh. Sabi ko na ni Ate Erin, just throw your prayer. Yun ang natin eh. Yun ang ating... yun yung ating pagkakatawag. Mag-pray ka na mag-pray, kahit imposible yung bagay, lagi natin i-declare eh. For you, Lord, it is nothing impossible. But then, why you are limiting God? Huwag natin limitan ng God. Even yung mga death, pinag-pray nila, sometimes nabubuhay. Iba yung mga cancer, gumagaling. Ito yung mga imposible bagay, and yet you never limit God. Namatay yung pinag-pray mo ng cancer, I don't care. Basta ako nag-pray ako sa kanya, yun ang sabi nyo, pag-pray ko. Ngayon, kung binuha ng ating Panginoon buhay niya, basta Panginoon na yun. Huwag natin lagay ang definition, o huwag natin i-define kung anong gusto natin mangyayari sa prayer natin. Or else, ang lagi sa kutong, ay hindi, no ito, sabi ng Lord, no, no. Bakit? Kasi, nilagyan mo na eksaktong-eksakto gusto mong ipagawa sa ating Panginoon. Ulit pwede sa kutong. For me, hindi naman it's a matter of God can do it. Kasi walang posible sa kanya eh. It's a matter of, would He do it? You know, gagawin ba niya? Yun nga, Hanas. Kasi kung kaya niyang gawin, kaya niya eh. Pero, bakit? Bakit niya naman ibibigay o gagawin? Di ba? Bigyan ko ng example doon sa out of proportion, pero siguro ibang-ibang eksena naman. Halimbawa, Lord, I pray po, I declare na next year, wala nang bagyong dadaan sa Pilipinas. Is that out of proportion or not? Kasi, binag-usapan natin dito, wala nang posible sa Diyos. Lord, I pray, next year, wala nang basura. Malinis na. No? Ang Ilog Pasig, Panginoon, I pray, I declare next year. May mga tilapia uling akong mahuhuli or what? Malinaw na uli siya or what? Kasi, magandang motiba yon, magandang intention yun. Sino hindi magpe-pray ng ganun? Wala nang lindol next year. Dapat pinag-pray, walang magkakalat. Ang tanong ko, pinag-pray na bang ganun? Meron. Halimbawa, bigyan ko ng example, yung Pilipinas, yung economic ng boom ng Pilipinas, bago pa lamang ako sa pananampalataya, year 1990, pinagpe-pray na yan. But why until now hindi? Hindi ko pwedeng sabihin na hindi kasi faithful yung manong nag-pray mula noon hanggang ngayon. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na hindi kasi faithful yung mga tao, mga Kristiyano, since 1990 hanggang today, kaya hanggang ngayon, naghihintay pa rin tayo ng 2018. Of course, judging na yun, you cannot say that. It only means God can do it, but why would He do it? Kasi meron kasing sariling time frame ang Panginoon. Nung ko kinukuha yung sinasabi ko kay Bernard, walang imposible sa Panginoon eh. Pero huwag natin siyang ikahon. Kasi hindi ba yun ang napag-usapan natin last time? Hindi natin pwede ikahon ng Panginoon eh. I-declare natin, kasi since 1990, yun ang prayer namin sa Pilipinas eh. Ilang presidente na yung dumaan? Si Ramos. No, sino sumunod kay Ramos? Si Erap. After ni Erap, sino pa? Tapos ngayon si Duterte. Now, almost 2018 na. We're still praying for it. It's not a matter of if God can do it. Yes, He can. Pero bakit hindi pa nga nangyayari? Pero faithfully nagpre-pray naman tayo, mga kapatid. That is, hindi ko lang sinasabing reality check lang. Kasi ang gawain ng Panginoon is above reality eh. God of wonders siya eh. Kaya niyang gawin yung mga bagay na above reality kasi eh. Yun ang miracles na tinatawag. Kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang ketong, sipain niya, tanggal ka agad. So, it's a matter of ipag-pray natin, no, faithfully, katulad ng babaeng yun, then, you know, let's wait for it. Yun ngayon yung ano, yung faith natin na masusubok. Lord, ano ba naman ito? 1990 ko na pinagpe-pray. 2018 na, wala pang nangyayari. It's about, you know, still pray for it. Ipakita natin sa Panginoon, we are still waiting for it. No, one day it will happen. Hindi man sa time frame ko, maaaring sa time frame ng aking mga apo, it will happen. Kasi ganoon naman ang pangako ng Panginoon kay Abraham, di ba? I will make you the father of many nations. Pero ilang lang yung naging anak ni Abraham? At kaya nino nagsimula talaga yung pagiging father of many nations niya kay Jacob na, di ba? After ni Jacob, yung naging dalawa. But,
ang pangako nun kay Abraham. Pero nangyari sa ikang kailang saling lahi na niya. So ang point ko ganito, hindi man mangyari sa panahon natin ngayon, let's say I'm praying, we're praying, tumayo ang Pilipinas, magkaroon ng economic boom, huwag pa rin tayong titigil. Just continue praying. Kasi maaaring yung pag-ani, maaaring hindi sa lifetime natin, maaaring sa mga anak na natin, sa apo natin, sila nga ani ngayon ng sagot ng Panginoon. No? So, ngayon, of course, may mga panalangin kasi tayo, no? Lord, pwede po ba sa lifetime ko mangyari siya? Pray for it. Walang masama rin naman dun. Ang mahalaga, ilagay natin yung faith natin dun sa prayer. Mangyari man siya o hindi, sabi nga nito yung Bernard kanina, ang mahalaga makita ng Panginoon, napaka-anak mo ito. No? Napaka-porsihido talaga or what? Then, you know, one day, bakit hindi papakita ng Panginoon? Sa panahon man natin, sa panahon ng ating mga apo. Ang point ko kasi, may papakita natin yung faith natin sa Lord, especially kapag meron tayong panalangin na hindi natin nakuha ngayon. Kasi yun naman ang essence ng mga Old Testament prophets. Sinabi sa kanila pero hindi nila in-enjoy. Sino nag-enjoy? Yung in the future after thousands of years, sila nakasalo doon sa prophecies. Yung prophecy nila mismo, lumabas sa bibig nila, hindi nila na-enjoy yun. Pero in-enjoy ng after thousands of years ng ibang tayong lahi, hindi sila natalo doon. Nanalo pa rin sila. Even though they themselves, hindi nila na-enjoy yung pin-prophesy nila, yung coming Messiah, pero still they are winners. No? Kasi ginawa pa rin naman ng Panginoon yung mga pin-prophesy nila. Even yung mga prayers natin ganyan, no? Hunyo, isang araw, loobin ng Panginoon, mawala ng bagyo nga sa Pilipinas, what the hell? You know, anyway, pray for it. Pray for it. Huwag natin ilagay sa kawan ng Panginoon, huwag natin sa limitahan. Kung hindi man natin natatanggap ngayon, at maganda naman ang motibo natin, pero for some reason, hindi natin natatanggap, just pray for it. It will come. Maganda naman yung intention natin. Kung hindi man tayo naani, maaaring anak natin, yung apo natin. At maaalala nila, paglaki nila, ay, pinapapray ng tatay ko ito nung buhay pa ng Lord ako. Kung buhay siya, matutuwa siya. No? Ginawa ng Panginoon, binigay ng Panginoon yung prayer niya. So, don't stop. Don't stop praying. Don't stop praying. Pero ang question ko ngayon, ganito. Bakit nga kaya ganun, may mga kapatiran, when they pray, parang so easy. No, ang dulungawa ng langit, bukas ka agad at buhos ka agad yung ano nila, yung prayer nila. Pero bakit kaya, you know, aminin naman natin na sa hindi, bakit may mga Kristiyano naman, it seems parang, you know, patak-patak, konting ambun lang ang nararamdaman ang ayon dun sa prayer. Bakit kaya ganun? Kasi ako nakikita ko yun mula noon hanggang ngayon, nakikita ko yun. May mga kapatiran talaga when they pray. No? Meron naman talaga namang tandahirap na mag-pray. Maganda naman yung prayer niya. Bakit hindi pa dumarating? Hindi pa binibigay. Bakit kaya ganun? Siguro kung gusto na ako yun, kaya doon na binibigay mo. Doon ka na-testing talaga ng Panginoon. Kasi kung binigay na, baka lumayo ka naman. E paano yung mga kapatid na isang iglap binigay niya? Sabihin, lagpas na sila sa testing? Hindi na sila kailangan testing. Pag-bugay na kagad. Tingin mo faith mo kung doon ang kung saan ka. Hindi ba alam ng Panginoon kung saan ang faith mo? Di ba all-knowing naman siya? Di ba ganun po, pag nungkuhan kung sa generation na magkaroon ng anak, kapag nagkaanak na naman, maraming sa iba. Kaya hindi siya binigyan ng anak. Kaya ang ganun iba. Ah, ganun iba. Ibig sabihin, matapos ang lahat. Ha? Matapos ang lahat at binigyan ng Lord. Yun na yun. Kasi akin nga, dati nung pray siya na magkaroon ng anak. Tapos tanguhan nung nagkaanak na siya, tapos naging dahil ng bata. Kasi maging yung bata ka nung wala nang tinutubo niya. Wala pa rin si Kenneth, baka na wala rin si Kenneth. Pero ako, naniniwalaan sa principle of reading. Marami kang tinanin, marami kang aanihin. Babalik sa relationship yun. Kasi ang Lord nag-establish ng batas Napakka ganito ginawa mo, ito na talaga tatanggay ito. Hindi dahil sa maramot ako. Kasi ito yung batas ko Pag ganito ginawa mo, definitely, dodoblin ko yung ginawa mo. Sa nangangulugan, it will go against a relationship. Kung gano'ng kakalapit sa ating Panginoon, kung gano'ng
hindi siya naman may favoritism, no? Walang favoritism. Sabi, favorite kasi yan ano eh. Because ito nagtatrabaho eh. Ito nagtatrabaho sa akin sa iglesia. Ako talaga, mas malaking prime ito. Kaysa din sa talagang hindi masyado nagtatrabaho. Diba? Mas lalo na sa tamad. Lalo kang wala ka ano eh. Kasi nga, unang-una sabi ko nga, kung ano tinanin mo, siya kung babalik sa'yo at dodoble ka ating Panginoon yun. So it will go to relationship. Siguro yung mga taong tumatanggap ng masabilis na pagkabala because they become closer and closer sa ating Panginoon. At yung blessing lang yung tatandaan natin, you are just only steward. No? Lagi mo yung sinishare yan. The more na nag-share ka, the more blessings magdaroon ka naman. So yung principle of sowing and reaping na pinag-inig sa Biblia. Naalala ko yung sinabi ni Kuya Lim nag-inig kami last time. Kasi sabi ko ni Kuya Lim, pagka nasa ministry ka na ng Lord, parang mas maano eh, mas ma sinabi ni Kuya Lim na mas may privilege kang humiling sa Panginoon, mas umaga meron kang karapatan din. Kumbaga sabi ni Kuya Bernie, katrabaho pa para sa Panginoon. Parang sa magulang lang din sa tatay. Mas tuwang-tuwa yung tatay dun sa mga anak na masisipag eh, kaysa dun sa tatamantaman. Wala doon, bata ako dati. Pag si Kuya Billy, humiling sa tatay ko nung buhay ko si tatay. Binibili agad, pero pag ako yung humiling, hindi ako inaanam kasi matigas na yung ulo ko dati ng bata ako. Pero nung lumaki na ako, ako na ipabulit ng tatay. Kasi ako yung nagbibigay naman sa kanya na nagkatrabaho. Ako yung lagi nag-aari sa kanya. Kasi ko yan, ako na ipabulit. Yun lang po, yung ano, yung pagka masipag ka, pag nakikita ng Lord na nagagamit ka sa simbahan niya, mas maano yung pagpapala sa'yo, mas papakinggan mo, mas sa'yo. Dagdag din sinabi ni Kuya Bernard, isa pa doon, let's say side B. Naniniwala kasi ako kung meron ka gagamitan sa'yo yung Panginoon, He will bless you. He will bless you. Katulad ng Israel, katulad ng mga prophets. Kung meron ka gagamitan sa'yo yung Panginoon in the future, He will bless you. Ipapakita niya yung blessing na yan. Para magamit mo rin naman yung blessing for that ministry na ibibigay niya sa'yo. Diba? Maraming factor, pero ilang lamang yun. Ilang lamang. Tsang po, ano wala ba po akong nakikita ng pastor na lubugang pabuhayan? Lahat talaga, talagang inaano ni Lord, inaano talaga, yung pinababayaan ng Lord. Wala po akong nakikita ng pastor na parang makikita mo na gula-gula na yun. Buhay, damit. Lahat talaga dito ko sa... Basta... Kaya mga pahiram na kayo matatagal. Depende po kasi sa nagbibigay yun. Depende sa Lord. Kahit ano po nagbibigay. Kahit kano tayo bumigay, depende pa rin sa nagbibigay. Sa joy. Parang hindi tayo nagbibigay. Depende pa rin yung kahilingan natin kung tutupin yan sa karapatin. Depende pa rin sa nagbibigay. Depende sa Diyos. Pero kasi nang ano, nagbibigay. Anong nagbibigay? Yung... Isang blessing po. Hindi, sabihin yung nagbibigay sino, yung tao nagbibigay o yung adjust? Ah, Lord ang nagbibigay. Depende sa decision ng Lord. Sampong na lang po natin mag-a-mind naman yun. Kaya natin ay rin sa church. Dito naman po natin sila kung gano'n sila ka-church people. Tsaka, hindi ko po sila makita yung pag-reclam sa sulo. Ay, nagtatrabaho din yung nagtatrabaho. Lagdag ko lang yan. At lagi nag-i-sponsor ng pagkakas. Marami sa GCC yan. Kristiyano o hindi? Common grace. 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 Common gr
kung paano siya makontento. Hindi na sabihin ko ulang eh, kasi kontento ka na eh. Kahit nga Lord, yung tabi ng Lord. Talagang isa, ano, paniniwala ko yan, generous ang Diyos sa mga taong generous sa Kanya. Kung generous ka sa oras, bibigyan Kanya ng maraming oras. Kung generous ka sa pananalapi, bibigyan Kanya mas maraming pananalapi. Eh, in any form, kung generous ka sa pag-aalay ng talento mo, bubuhusan Kanya ng mas maraming talento. Agree ako dyan. Sa ibang bagay na lang bumabawi. Sa ibang bagay na lang. Sa ibang bagay na lang. Sa ibang bagay na lang. Magluto. Tsaka ano? Tsaka magluto. Kaya nga, di ba pwede i-outra ng Panginoon? The more na nabibigay ka, sinetest. The more na dinadagdag ng Lord dyan. Yamahala ka pa minsan-minsan yung sacrificial giving. Oo, oh, totoo. Kapag nilimitahan mo yung sarili mo yung kaya mo ibigay, hanggang doon ka na lang talaga. Oo. Kaya nga, di ba sabi ng Lord, dapat pag hiningi yung baro mo, kaya mo rin ibigay yung balaban mo. Kapag sinabihan kang tumakbo ng 1 milya, dapat kaya mo tumakbo ng 2 milya. Kapag sinampal ka sa kaliwa, dapat kaya mo pa ibigay yung kanan. Kapag kapag nangyari sa atin yun, I mean, I believe, yung blessings na pinag-usapan natin, all of us, mararanasan natin. Yung balo yata, sacrificial offering yan. Yung pinatig ka ng... Super sacrificial na talaga yun. Super. Juan. Kaya pinapasa tayo. Sige, tagtagan. Sige. Nakalala ko lang po. Psalms 37 verse 4. Yung sabi nga po na, delight yourself on the Lord, and He will give you the desires of your heart. Patuloy sa Panginoon mo pa rin hanapin ang tunay na kaligayahan, and ibibigay niya talaga yung pangarap mo na naaayos sa Kanya. One. Partner kami ni Dennis. Partner kami ni Namibigay na kayo. Gusto ko na mag-pray kasama sa Dennis. Bunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.